So hi guys, welcome to my channel. Kung bago lang siya ako, please like and subscribe. So ngayon, andito sa harap natin ngayon ay sa vlog natin yung Suzuki GSX R150. So ito yung naked type or yung kabilang style ni GSX R. So ito, GSX esto, yon. Tama, GSX R ngayon. So yon. So itong motor na to is may SRP na 190,800 pesos at 150cc. Dual overhead cam, single cylinder, 4 valves, liquid cooled, at 6-speed na siya guys. So ayan, check natin mga specs, let's go! Ay, bitch, 2019 nigga, we only sipping wacky. Double cup full nigga, on my mama's nigga. Everything we do, yeah, smart bitch. HT made the way. Put a deuce in the Sprite, then we go up. Got a bitch for the bros, yeah, she hold up. All my niggas with a gang, so we mowed up. Slurred, yeah, we pulled up. Put a deuce in the Sprite, then we go up. Got a bitch for the bros, yeah, she hold up. All my niggas with a gang, so we mowed up. M.O.E. the gang, never. Yeah, so dito ay sa headlight guys. Pero unang-unang sa lahat, maraming salamat kay Amo Moto Vlog. So shoutout sa iyo, sir. At subscribe na kayo yan guys, Amo Moto Vlog. Support local moto vloggers. Yan. So itong headlight natin guys is yan. All LED na siya. So para lang tinanggal yung ano, yung head cowl na flarings. Parang hinugot yung headlight. So ganun yung design niya. So yun ay tsura. Doon parang may visor dito. So siguro pwede kang magiging ng visor dyan. Kaso improvise. Talaga yung screw dyan. Then bulb type yung signal lights dyan. So medyo pangit yung dating signal lights. Sana nilagay na lang dito. Mas pogi sana, no? Parang jigsaw. Yun, tapos ito yung flarings niya, yan. So itong Suzuki GSX-R is kulay blue, yan. Ang ganda tignan. Tapos dito sa taillight guys is LED na siya. Yan, so nasa LED siya. Tapos ayun yung tune ng likod niya. Fender, signal lights, plate lights. So yung fender, sobrang laki ng fender niya guys. Medyo nakasira lang ng forma, no? So iba talaga ginagawang tail tayo dito. Kasi sobrang laki niya. So, ayan, may alisan pala dito. So, pwede mo siyang gawin tail tie di kasi siya ay naka-monoshock. So, mas maganda tignan. Tapos, yung panel gate siya nga pala, guys, is all digital na. So, ayan, kitang-kita naman, napakaganda. Tapos, nilagyan na lang ng carbon para mas ma-forma tignan. Sticker lang yan. So, ayan, signal light, saka hazard siya kasi may hazard light siya. Then, tachometer, oras, speedometer, may gearing dito. Then, odometer niya, tapos fuel meter niya. Tapos dito, nakagay RPM ko. Ano ito? Pagsusobra ata. Tapos may selector dito, may adjustment. Yan. So, para sa time siguro yan. Then, check engine. Ano ito? Yung init ng makina. Yan. Tapos, high beam. Yan. So, yan laman yun. Tapos, naka-naked handlebar. Siyempre, naked bike. Naked sports bike with clutch. Tapos, may passing light dito. Yan. Tapos, high beam, low beam. Signal lights, tapos busina. Then sa kabila is throttle. Then front brake, kill switch, hazard light, then push start. So ayan ang nilalaman niya. Tapos meron tayo dito sa tanke is yung susian niya. So napakaganda sa susian ito guys, pwede ako sa inyo. Dahil shutter key na rin siya, yun, no? Pag inakit mong ganyan, shutter na siya. Tapos dito bukasan. Tapos ito yung bumukas niya. Yan. So, ganyan kaganda yan. So, antay na ako na. Tapos guys, ito nga pala yung tanke niya. So, maliit lang siya tignan. So, hindi siya bahal kitignan yung tanke niya. Pero guys, ang tanke nito is 11 liters. So, yun. So, napakalaki niya para sa isang 150cc. No? Tapos, FI pa siya. So, goods na goods talaga to para sa long ride. Imagine mo, 11 liters, 150cc, FI. Sobrang tipid nito. Tapos, ito yung cushion niya guys. So, parang sports bike na. Parang yung GSX-R talaga. So, yan. Yun ako yung pinagkaibasa dyan eh, naging naked lang naman siya. So, ito yung sila niya. Then, sila ni Rider. Ni Angkas pala, sorry. Sila ni Rider, sila ni Angkas. Tapos meron itong susian kasi may, pwede ka malagay dyan ng basahan sa ilalim or papeles. So, dito naman sa harap guys, ito yung mags niya, size 17. Then yung lapang ng gulong is 90. Tapos naka-disc brake na siya, hindi pa siya ABS. Tapos ayun yung telescopic fork niya guys. Yan. Then, dito nga pala yung sa likod naman, size 17 yung mags niya. Tapos, 130 yung lapad ng gulong. Tapos, disc brake din siya. Kasi, asensya na medyo madumi kasi nga, biglaan na vlog lang.
At alam natin panahon ngayon, medyo maulan. Yan. So ito pa ibang specs guys. So ayan yung radiator niya, nasa taas. Then yung engine niya na 150cc. Foot brake. Ito yung foot brake niya guys. Yan foot brake, tapakan ni rider. So yan. Tapakan niya ang kas. So ito yung pipe, sensya na madumi at maulan. Yan. Then tire hugger. So yung tire hugger niya. Then dito naman sa kabila guys, ito yung engine niya. So ditong kita. Tapos ayan may nakasulat ng Suzuki. So ang natignan. Tapos ayan yung shifter niya. So 6-speed. Tapakan ni rider, side stand, center stand. Yan, tapakan niya ang kas, swing arm, tapos sprocket, saka chain. So yun ay itsura niya. Tapos ayan yung monoshock niya guys. Ayan. So ang ganda. So mas maganda siguro to pag tianggal yung fender para tail tidy na siya. So ngayon guys, testing natin tong Suzuki GSX-S. So ang problema nga ito guys, sa pinakamahirap dito is eto. So kapag medyo mababa, mababa yung taas ng binti mo, sa side ka dito. So pwede ka mag-cost ng sample lang agad yung motor. Pabagsak agad yung prasasakyan. Yeah, so medyo maging aware kayo dito. So bibuelo talaga kayo. Or ibaba yun to, slant yun ng onti sa inyo yung motor. Yan, so ngayon guys, start na natin. So as you can see, lapat yung pareho kong paa. Hindi pala lapat, pareho naka-tiptoe. 5'8 yung height ko. So yan. Tapos start na natin. So medyo malapit lang siya, no? Or nasabi na siya tayo sa matik na medyo malayo talaga yung speedometer saka yung handlebar. So ito malapit lang sa atin. So start natin. Yan. So napakaganda, no? Yun, all digital. So push na natin. So kahit pala hindi siya yan, no? Kahit hindi siya sigayin yung clutch or front brake, is mag-start siya. So ito tulog ng makina, para nagsin nyo. Yeah, normal, normal na tulog ng 150cc. So ngayon, panda rin natin. Let's go! Ayan, so napaka-sarap gamitin. Agad-agad eh. So ayan, napaka-smooth gamitin ng clutch niya. Sa kaya shifter niya, syempre Suzuki ito eh. Ganda, ang ganda, ang smooth ng shifting niya. Ayan eh. Ay, patay ko pala. Sorry. Hazard pala papatayin ko. Ayan, so buti sanay pala tayo mag-manual talaga. Kasi manual talaga dito ko dati yung Apache 160 RTR. Yan. Kalaban ng Badger yun. TBS. Yan. So ito, napaka-smooth. Ang ganda ng takbo. So third gear pa lang ako. Sa 50, yan, 55. Oh, fourth gear, 60. Ang ganda. So pwede na sa likod, try natin. Ayan, smooth. Disc brake, syempre, front, ang ganda rin. Suspension, ramdam mo na agad sa front. So ikot ulit natin. So yung handling niya, yung pagliko, maganda. Yung silya, kapag medyo malaki yung port mo, ramdam mo na yung ano, yung hiwalay ng silya. Kasi diba, kita nyo kanina, pocket na yung para sa angkas. Yeah. So mararamdam mo yung kapag medyo malaki yung port mo, tulad ko. Yeah, so wala akong masabi, napaka sarap patakbuhin. Sobrang smooth. Ayun o. Ganda o. Sarap yung pangkarera nito. Masarap niya yung pang long ride. Yan. Yun siya maganda gamitin. So wala tayong masabi. Yung brakes are good yan. Sa kahit sa pagsabay mo. Yan. Napakaganda. Saka maganda yung suspension niya. Ramdam mo palang pag-brake mo. Saka hindi maingay yung makina niya. Ganito. Ngayon lang talaga enjoy mag-drive ng manual. Saka mahina yung vibration ng makina guys. Ayan o. Ganito. Quality to sulit. So para sa motor na to, sobrang ganda niya. Yun nga, 119,800 pesos. So mas okay to kasi dun sa counterpart niya na GSX-R. Kasi sobrang ano nun guys, sobrang baba. As in, may nakasabay ako. Ang siguro 5'9 yun, mas matangkad sa akin. Yung ka talaga. Mas mababa pa siya sa CBR. Yung saka ang payat nun. Kaya hindi siya magandagan. Parang ano, yung mga lumang sport bike na motor. Ganun. Kasi payat talaga siya. So ito talaga, goods to goods. Kasi naked. Parang naka-jigster. Yan. Yun lang, mas gusto ko yung forma ng Jigsaw kaysa dito. 15 takbo nun, Jigsaw.
Nagano'y tropa ko yun, shoutout sa'yo, Paolo Kaka. So, ganun yung takbo niya. Ganda. Quality. So, ayun. Yun na naman masabi natin dito sa GSX-S 150, napakaganda. Sobrang ganda ng takbo. Tahimik niya, eh, no? Oo. Oh, binis na, oh. Quality. Yan, so na-test trip natin, na-review natin yung specs ng Suzuki GSX-S 150. So sobrang ganda, sobrang smooth ng takbo, ang lakas humatak, pero sakto lang. So yun, para sa 119,800, goods na goods. So kita-kita natin, napakalaki ng tanke, 11 liters para sa 150cc at FI siya. So yun yung kinagandahan nito. Tapos yan, hindi ko na naganda dito yung mukha. Parang ano na siya, may ginayahan. Then, ayun yung signal lights, yung isa mapangit dyan. So, yan. Ipinagkaiba namin sa GSX-R is naked siya. So, yung GSX-R kasi is, ayan, napaka punong-puno ng ano siya, fairings. Tapos, mas mababa yung handlebar nun. Kaya mas yukong-yuko ka dun. So, mas okay gamitin to. Mas comfortable gamitin to. So ayun, maraming salamat guys. Kung nagandahan nyo yung review na to, bilhin na kayo na to. At makamay kung sino sa mga naked handlebars. So available to sa Motorcycle City. Doon na ako ni Amo Moto. So maraming salamat, Boss Amo Moto. So subscribe na kayo Amo Moto. At sa channel ko, syempre Motor yun. So maraming salamat. Please like, share, subscribe. Bye!